Kinumpirma ng abogado ni Rufa May Quinto na may warrant of arrest ang aktres para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Magpapiyansa raw sila. Gitang abogado, biktima lang din si Rufa May na dawit din dahil sa endorser siya ng kumpanyang sangkot sa kaso. May unang balita si Rafi Tima. 14 na counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o pagbebenta at pag-aalok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC ang kinakaharap na kaso ng aktres na si Rufa May Quinto. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado. Paglilinaw ni Attorney Mary Louie Reyes, hindi ang mas mabigat at non-bailable na syndicated staffa tulad ng mga unang naglabasang balita. May standing na warrant of arrest sa client ko po. And yes po, she will face those charges po, including this na ayun, mag-voluntary surrender siya. And magpo-post po kami ng bail for that. Katulad din Neri Naig Miranda na inaresto dahil sa mga kaso kaugnay sa DermaCare. Biktima rin daw si Rufa May ayon sa kanyang abogado. Kung tutusin, isa din siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima ng pang-i-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan nahawak naman po namin ng ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Pag-iisipan pa rin nila kung magsasampan ng kaso. Prioridad daw nila na makapagpiyansa ang kliyente na hindi raw nakadepensa sa fiscal level kaya nagulat sila na arrest warrant na agad ang kinakaharap. Samantala, ayon sa BGMP, nasa ospital pa rin pero maayos naman ang kondisyon ni Neri na dinala sa ospital nitong nakaraang Biyernes. Arinsunod umano ito sa utos ng korte bilang tugon sa medical evaluation request ng kampo ni Neri. Sa Miyerkules, nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda kaya posible raw na hindi pisikal na makadalo sa korte si Neri sa nakatakda umanong hearing sa Pasay RTC. Makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Ayon sa abogado ni Neri, nakakalungkot na hindi sila naabisuhan sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga at nabigyan sana sila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig. Ang mga kahalintulad umanong kaso laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura kaya't kumpiyansa silang mapapatunayang wala talagang sala si Neri. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.